May ilang kabataan na kapag pinagbabawalan sa isang bagay ay mas lalo silang nagkakaroon ng interes na gawin yon. Ang ilan ay ayaw na kinokontrol ng mas nakakatanda sa kanila. At hindi naiisip na ang mga sinasabi sa kanila ay para sa ikakabuti nila. Kaya naman madalas ay napapasok sila sa isang problema na hindi nila kayang solusyonan. At nakagagawa sila ng mga bagay na mali na. Ngunit paano kung ang isang kabataan ay mapasok sa isang sitwasyon kung saan ay hindi niya alam ang kanyang gagawin? At ang inakala niyang solusyon ay magdudulot pala ng isa pang panibago at mas malaking problema. Dear Papa Dudut, naniniwala ako na karamihan sa kabataan noon at ngayon ay mapupusok. Marami silang bagay na gustong gawin at i-discover. May mga pagkakataon na nakakatulong sa kanilang paglaki ang kanilang ugali at gawain, ngunit minsan ay nagdudulot din po ito ng kapahamakan. Bakit ko nasabi? Kasi nanggaling na rin po ako sa ganong sitwasyon. Isang sitwasyon kung saan ay hindi ako nag-isip kaya napunta ako doon. Itago mo na lamang ako sa pangalan na Christelle. Ngayon ay 30 years old na ako at may dalawang anak. Masaya kaming nagsasama ng asawa kong si Victor Papa Dudut. Hindi niya po tunay na pangalan. Good provider si Victor at ginagawa niya ang lahat para mabigyan ako at ang mga anak namin ng komportableng buhay. Ako naman bilang asawa niya ay ginagawa rin ang lahat upang siya ay mapagsilbihan at maibigay ko ang kanyang pangangailangan. Sinisikap ko rin na maging mabuting ina sa dalawa naming anak ni Victor. Meron na rin kaming bahay na matatawag naming sa amin. Hindi man gaanong kalaki at kaganda, ay masasabi ko namang ayos na yon sa akin basta magkakasama kami at walang sakit. Ang totoo ay hindi ko ine-expect na magiging maayos pa ang lahat. Hindi kasi naging maganda ang simula namin ni Victor dahil sa aming kapusukan noong kami ay medyo bata pa. Hindi ko inaasahan na magkakaroon pa ng kaayusan ng buhay namin. Kaya lahat ng blessing, maliit man o malaki ay talagang ipinagpapasalamat ko sa nasa itaas. Kagaya ng nasabi ko ay mapusok ako noong kabataan ko. Mahigpit kasi ang parents ko sa akin kasi sa apat na magkakapatid. Ay ako ang nag-iisang babae at ako ang bunso. Nakita kasi ng mga magulang ko na masyado akong mabarkada at matigas ang ulo. Tamad akong mag-aral at nagiinom at naninigarilyo din ako. Lahat ng yon ay dahil sa impluwensya ng mga naging kaibigan ko dati, Papa Dudut. 17 years old na ako noon pero nasa 4th year high school pa rin ako. Hindi dahil sa huminto ako kasi wala kaming pera pero dahil sa palagi akong bumabagsak at ilang beses akong nagpabalik-balik sa 2nd at 3rd year high school. May mga pagkakataon pa na ako mismo ang tumitigil sa pag-aaral para lamang makasama ako palagi sa aking mga kaibigan na out of school youth. Hindi ako nakakaramdam ng awa sa nanay ko kapag umiiyak siya kasi hihinto na naman ako sa pag-aaral. Nagawa ko namang tapusin ang high school. Tinanong na ako ng parents ko kung anong gusto kong kuning kurso sa college pero ang sabi ko ay wala akong maisip. Kaya hindi muna ako mag-aaral. Ikinatwiran ko pa na gusto kong magpahinga muna sa school dahil ilang taon din ang iginugol ko para matapos ang high school. Pinayagan nila ako sa kondisyon na sa susunod na taon ay dapat babalik ako sa pag-aaral. Kahit daw mahirap kami ay igagapang nila ako hanggang sa makatapos ako ng college. Mas kailangan ko raw na mag-aral kasi hindi kami mayaman. Para raw kung sakaling wala na sila ay makakahanap ako ng maayos na trabaho na magtutusto sa aking pangangailangan sa araw-araw at para na rin sa magiging pamilya ko sa hinaharap. Wala akong sinunod sa mga payo ng nanay at tatay ko, Papa Dudut. Sa tingin ko kasi sa mga yon ay paghihigpit at pagbabawal sa aking kalayaan.
Katwiran ko ay minsan lang ako sa ganung edad kaya dapat ay gawin ko na ang lahat ng gusto kong gawin. Ang totoong dahilan ko kung bakit hindi ako nagtuloy sa kolehiyo ay upang mas magkaroon ako ng time para sumama sa mga kaibigan ko. May mga lakad kasi sila na hindi ko nasasamahan noon dahil nasa school ako. Napakasaya ko sa naging desisyon ko na yon kasi para akong nagkaroon ng kalayaan. Madalas ay wala ako sa bahay dahil kasama ko palagi ang mga kaibigan ko. Palagi kaming nasa bahay ng isa naming kaibigan at doon kami nagiinom at naninigarilyo. Natuto din akong pumasok sa mga bar kasama ang mga kaibigan ko para doon kami mag-inom at makakilala ng ibang tao. Sa isang bar ko nakilala si Victor, nagkasabay kami sa paghihintay sa labas ng CR na para sa lahat. Parehas na kaming lasing at kaming dalawa lang ang nasa pila at siya ang unang kumausap sa akin. Nagpakilala siya at ganoon din ako sa kanya. Madalas ka ba rito? Sino ang kasama mo? Tanong niya sa akin. First time ko lang dito eh. Mga kaibigan ko ang kasama ko, sagot ko. Dahil sa lasing kaming dalawa ay hindi na ako nag-isip na ibigay ang cellphone number ko sa kanya nang hingi niya yon. Nang lumabas na ang tao na nasa CR ay pinauna na ako ni Victor. Pagkalabas ko ay hindi ko naisip na hintayin pa siya at bumalik na ako sa table naming magkakaibigan. Sakto na pauwi na pala kami kaya hindi na ako nagkaroon ng chance na makita ulit si Victor dahil umalis na kami sa bar na yon, Papa Dudut. Kinabukasan ng umaga ay nagising ako sa kwarto ng isa kong kaibigan na babae. Halos nandun din ang lahat ng iba pa naming kaibigan. Nagtaka ako kasi ang laki ng ngiti nila sa akin pagkagising ko. Yun pala ay may kanina pang tumatawag sa phone ko kaya sinagot na ng isa sa mga kaibigan ko. Nalaman nila na si Victor ang tumatawag at ipinaalam pa ni Victor sa kaibigan ko na nakausap niya na nagkakilala kami sa bar nung isang gabi. Iba rin talaga ang kamandag mo, Cristel. Nag-CR ka lang, may nabing wit na kaagad ang biro pa nila sa akin. Hindi ko na nga yan maalala eh, sobrang lasing na ako kagabi. Ang natatawa kong wika. E ditawagan mo na para maalala mo na ang lahat kung sino ba yung Victor na yan. Pagbuyo nila sa akin. Nakiligo ako sa bahay ng kaibigan ko at umuwi na ako sa amin. Binungungaan ako ng nanay ko kasi amoy alak pa rin ako at panayraw ang text nila sa akin. Pero hindi ako nakasagot kung nasaan. Hindi ko siya pinansin at humiga ulit ako sa aking kwarto at natulog. Hapon na nang magising ako. Ang daming missed call ni Victor kaya naisipan kong tawagan na siya para makausap ko siya, Papa Dudut. Kinumusta niya ako at inaya na makipagkita. Libre raw siya sa apartment niya sa susunod na gabi. Masyado akong walang takot kaya kahit na hindi ko pa kilala si Victor ay pumayag ako. Ang sabi sa akin ng nanay ko ay hindi muna ako pwedeng lumabas. Pero dahil sa pasaway ako ay tumakas ako. Pagdating ko sa apartment ni Victor ay may nakaredy ng alak at pulutan. Hindi niya sinabi na magiinom kami pero hindi yon naging problema sa akin dahil ready rin naman ako sa ganung ganap at hindi na yon kailangan na paghandaan. Sa pag-uusap namin ni Victor habang nagiinom ay mas nakilala ko siya. Nagtatrabaho pala siya bilang isang factory worker sa paggawaan ng kutsyon. 21 years old pa lamang siya ng panahon na yon at siya na ang buubuhay sa kanyang sarili. Nagsinungalin ako sa kanya at sinabi ko na 18 years old na ako kahit ang totoo ay 17 pa lamang ako. Baka kasi bigla niya akong pauwiin kapag nalaman niya na wala pa ako sa legal na edad. Inamin din ni Victor na may gusto siya sa akin. Masyado akong marupok ng time na yon kaya sa unang pagpunta ko sa apartment niya ay naging kami na kaagad, Papa Dudut. May itsura kasi si Victor at nagustuhan ko rin ang ugali niya kaya walang pagdadalawang isip na sinabi ko na pwede naman na maging kami na kaagad. Pagkatapos ng una naming pagkikita ay naging madalas na ang pakikipag-meet ko kay Victor.
Nagtatanong na sa akin ang mga kaibigan ko kung bakit hindi na ako sumasama sa kanila ng madalas. Sinabi ko na lamang na nahihirapan na akong tumakas sa bahay dahil masyado nang mahigpit sina mama at papa sa akin. Ayokong sabihin na may boyfriend na ako at baka papiliin pa nila ako. Gusto kasi talaga nila na palagi akong nakakasama sa mga lakad nila. Dumating na ang point na may nangyayari na sa amin ni Victor, Papa Dudut. Hindi ko na naisip na baka mabuntis ako dahil ang tanging nasa utak ko lamang ng time na yon ay magpakasaya kasama si Victor. Hanggang sa naramdaman kong may pagbabago sa aking katawan. Mabilis uminit ang ulo ko at isang buwan akong hindi nagkaroon ng menstruation. Doon pa lang ay kinabahan na ako at may duda na ako na baka buntis ako, Papa Dudut. Ipinalam ko kay Victor ang hinala kong buntis ako at kinabahan siya. Pero kung kinabahan siya ay mas triple ang kaba ko dahil alam kong papatayin ako ng mga magulang ko kapag nalaman nila na buntis ako. At upang makasiguro ay bumili kami ni Victor ng pregnancy test kit. Positive, Papa Dudut. Dalawang beses pa naming inulit ang test at parehas na positive ang naging resulta. Ano nang gagawin natin, Victor? Naiiyak kong tanong. Siyempre, pananagutan kita. Ako naman ang ama niyan eh. Pero handa ka bang ipaalam sa mama at papa mo? Tanong niya. Ayoko. Magagalit sila sa akin at pati ikaw ay sisisihin nila. Baka nga pagbawalan pa nila ako na makipagkita sa iyo. At ayokong mangyari yon, Victor. Sabi ko. Eh anong plano mo? Hindi mo pwedeng itago sa kanila yan ang matagal. Lalaki ang tiyan mo, ang sabi pa ni Victor. Itanan mo ko. Lumayo tayong dalawa. Doon sa hindi nila tayo masusundan, tugon ko. Ayaw pang pumayag ni Victor sa naisip ko na yon. At ipinaunawa ko sa kanya na baka habang buhay na kaming hindi magkita kapag hindi niya ako itinanan. Kaya naman sa huli ay pumayag na rin siya. Bigyan ko raw siya ng 2 linggo para maghanap ng lugar kung saan niya ako pwedeng itago. Kailangan niya rin na umalis sa trabaho ng maayos para may pera siyang makukuha kapag nag-resign siya. May ipon naman daw siya kahit papaano kaya kung malayo man talaga ang pupuntahan namin ay meron kaming magagamit para sa pamasahe. Habang hinihintay ko ang 2 linggo na sinabi ni Victor ay hindi na muna ako umalis ng bahay. Nakakulong lamang ako sa aking kwarto, Papa Dudut. Nagtaka sina Mama at Papa kung bakit hindi na ako umalis. Gayong noon ay araw-araw akong wala sa bahay. Hindi ko sinasagot ang mga tawag nila sa takot ko na baka makahalata sila na meron akong itinatago. 1 week pa lamang ay tumawag na si Victor sa akin. Sinabi niya na meron na kaming lugar na pupuntahan. Malayo at sa tingin niya ay hindi malalaman ng family ko na naroon kami. Nang sabihin niya ang lugar ay nalaman kong talagang malayo, Papa Dudut. Kampante rin ako dahil alam ko na wala kaming kakilala o kamag-anak sa lugar na yon. May isang lumang bahay raw yung kabarkada niya doon. Kubo lamang pero maayos pa kahit papaano. Ginawang taguan na lang raw ng mga gamit. Aalisin na lang daw ng kaibigan ni Victor bago kami dumating para pwede na kaagad naming tirhan. Hindi na ako nag-inarte dahil libre na kaming patitirahin sa bahay na yon. Wala na kaming gagastusin sa pagbabayad ng bahay na aming pagtataguan. Kinakabahan man ako sa gagawin namin ng pagtatanan ni Victor ay naroon pa rin ang excitement kasi parang panibagong chapter ng aking buhay ang bagay na yon. Isa pa ay masaya ako kasi ang akala ko ay hindi ako pananagutan ni Victor. Pero nagkamali ako. Kahit naramdaman ko na hindi siya sigurado sa gagawin namin, ay talagang sinuportahan niya pa rin ako, Papa Dudut. Nang makapag-resign na si Victor sa kanyang trabaho ay planano na namin ang aming pagtatanan. Paunti-unti kong dinala sa apartment niya ang mga damit ko. Hindi naman nakikialam ang kasama ko sa bahay sa aking kwarto kaya panatag ang aking loob na hindi nila malalaman na paubos na ang damit sa apartador ko. Inila ko rin ang aking kwarto
sa tuwing ako ay aalis para walang ibang nakakapasok. Dumating na ang gabing aalis na kami ni Victor. Handa na ang lahat at naghihintay na siya sa labas ng aming bahay. Habang tulog na ang lahat ay pumuslit ako at matagumpay akong nakaalis ng bahay nang walang nagigising at walang nakakaalam. Sumakay kami ni Victor ng bus at pagkatapos ay sa isang barko. Matagal ang aming naging biyahe. Nahilo pa ako kasi yon ang unang beses na nakasakay ako ng barko. Pagkatapos ng barko ay nagbiyahe na kami by land at ilang oras din ang aming ginugol bago namin narating ang bahay ng kaibigan ni Victor. Probinsya yon kaya puro kabundukan, palayan at taniman ng gulay ang nasa paligid. Marami rin nagtataasan ng mga puno. Ang sabi ng kaibigan ni Victor na si Ron ay hindi alam ng parents nito na nagtanan kami. Ang sinabi niya ay mag-asawa na kami ni Victor na naghahanap ng bagong buhay sa malayong lugar. Huwag daw naming sasabihin sa ibang tao na nagtanan kami at baka makarating yon sa mga magulang ni Ron. Sigurado raw na palalayasin kami doon sa kubo ng pagmamay-ari ng pamilya ni Ron. Malayo sa mismong bahay ni Ron yung kubo. Siguro 10 minuto pa kaming naglakad bago namin yon narating. Hindi ganong kalaki yung kubo pero may manipis na kutsyon para sa higaan, mga gamit sa pagkain at pagluluto. Ang banyo ay may dingding na gawa sa pawid ay nakahiwalay sa mismong kubo. Hindi raw sigurado si Ron kung tumutulo roon kapag umuulan dahil matagal nang hindi yon natitirhan ng tao. Pero dahil summer ng panahon na yon ay mukhang hindi naman uulan. Nagpasalamat kami ni Ron kay Victor kung hindi dahil sa kanya ay wala kaming matutuluyan. Bago kami iwanan ni Ron ay meron siyang sinabi sa amin ni Victor. Kapag daw madilim na ay huwag kaming lumabas. Habang maliwanag pa ay bilhin na namin ang kailangan namin. Merong mini grocery na malapit sa bahay ni Ron at nandoon ang lahat ng kailangan namin. Nag-offer din si Ron ng trabaho kay Victor bilang kargador sa isang bigasan sa bayan na walang pagdadalawang isip na tinanggap naman ni Victor. Eh bakit pala bawal nang lumabas kapag madilim na? Ang nagtatakang tanong ni Victor kay Ron. Hindi naman sa bawal pero para na rin sa kaligtasan ninyong dalawa. May sabi-sabi kasi rito sa lugar namin na may gumagalang aswang. Hindi sigurado pero mabuti na ang unahan natin ang pag-iingat, hindi ba? Lalo na yung si Christelle. Buntis pa naman siya. Mabango ang buntis para sa mga aswang. Seryosong tugon ni Ron. Ang sabi pa ni Ron ay maraming alagang hayop ang mga nakatira sa lugar nila. Ang pinapatay tuwing gabi nang hindi pa nakikitang nilalang. Puro daw kagat ang mga hayop at kung minsan ay laslas pa ang leeg at yan. Hinala ng mga tao ay aswang na kung tawagin ay tik-tik ang may kagagawa nun. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinabi ni Ron tungkol sa aswang. Dahil lumaki ako sa syudad at hindi uso ang ganong kwento ay nagkaroon ako ng pagdadalawang isip na paniwalaan si Ron. Kahit nga si Victor ay sinabi sa akin na ganun daw talaga sa isang probinsya. Kapag may kakaibang pangyayari ay sa aswang o mga elemento isinisisi ang lahat. Huwag raw kaming matakot dahil hanggat malakas ang pananalig namin sa Diyos ay walang masamang mangyayari sa amin. Sa unang gabi namin ni Victor sa kubo na yon ay nahirapan kami ng sobra. Walang linya ng kuryente kaya gasera ang aming naging ilaw. Mabuti na lamang at kahit na summer ay malamig ang lugar tuwing gabi. Dahil na rin siguro sa mga punong nasa paligid ng kubo. Hirap kami sa pagkain dahil sa lapag lamang kami kumakain at wala kaming lamesa. Pagkatapos maghapunan ay nagkwentuhan muna kami ni Victor. Nagsorry siya sa akin kasi nabuntis ako ng ganon kaaga nang dahil sa kanya. Ang sabi ko ay wala na kaming magagawa at huwag nang magsisihan pa. Inamin ko na rin sa kanya na 17 pa lamang ako at hindi 18. Mas lalo nagalit si Victor sa sarili niya dahil nakabuntis siya ng minor de edad. Pero ang sabi ko ay wala akong pinagsisisihan sa nangyari dahil mahal ko siya. Kaya nga ako nagpumilit na magtanan kami ay para hindi kami mapaghiwalay na dalawa. Mabigat ang loob ni Victor nang humiga na kami. Hindi pa rin maalis sa isipan niya
na nagsinungaling ako tungkol sa aking edad. Dahil sa namamahay kaming parehas ay hirap kaming makatulog, Papa Dudut. Alauna na siguro ng magtahula ng mga aso sa malayo. Hindi namin sana yon papansinin pero sinundan yon ang sigaw ng mga tao. Sumilip kami sa bintana at nakita namin ang mga tao na may dalang flashlight na papunta sa direksyon kung saan ay naroon ang kubo. Lumabas si Victor para alamin kung bakit parang nagkakagulo ang mga tao. Ako ay nasa loob at nakasilip pa rin sa bintana. Aba, may nakatira na pala sa kubo ni na paring Regan ah, ang sabi ng isang lalaki nang makita si Victor. Ang iba sa kasama ng lalaki ay may dalang itak. Kakalipat lang po namin kanina, galing po kami ng asawa ko sa Maynila. Eh bakit po pala nagkakagulo? May hinahabol ba kayong magnanakaw o kriminal? Tanong pa ni Victor. Mas maganda nga sana kung kriminal eh. Nakita kasi namin sa likod bahay yung tiktik. Dito pumunta sa gawi dito. May nakita ba kayo rito na tiktik? Sambit ng lalaki. Eh pasensya na kayo boss. Hindi kasi namin alam ang itsura ng tiktik at wala rin kaming napansin na may dumaan dito. Tugon pa ni Victor. Umalis na rin ang mga tao matapos ang maikling pakikipag-usap kay Victor. Nang bumalik sa loob si Victor ay tumatawa siya. Hindi kasi niya akalain na ganun kaseryoso ang mga taga doon na totoo ang aswang. Habang ako ay parang biglang nagkaroon ng takot. Sinabi ko kay Victor na baka totoo yung aswang o tiktik kasi hindi naman magkakagulo ng ganun ang mga tao kung wala talaga silang nakita. Huwag mong sabihin sa akin na maniniwala ka sa mga sinasabi ni Ron ha, sa kanong lalaki kanina. Cristel, tinatakot mo lang ang sarili mo, ang sabi pa ni Victor. Pero may point si Ron na walang masama kung maniwala tayo, hindi ba? Giit ko. Magdasal ka lang palagi at walang mangyayaring masama sa'yo. Mas maniniwala ka ba sa aswang kaysa sa Diyos? Ang sabi pa niya. Hindi na ako nagsalita pa, Papa Dudut. Ang sabi ko na lamang ay matulog na kami. At bukas ay pupunta pa siya sa bayan para mag-apply doon sa trabahong sinasabi ni Ron. Papasikat na ang araw nang magising ako. Maagang nagbubukas yung mini grocery at doon ako bumili ng bigas, itlog at mga dilata na pwede naming kainin. Nagsayang na ako't nagprito ng itlog. Pagkagising ni Ron ay kumain na kami at nag-asikaso na siya paalis. Bago siya umalis ng bahay ay ibinili niya sa akin na huwag muna akong lalabas dahil wala pa akong masyadong kakilala sa lugar na yon. Kung gusto ko raw talagang lumabas ay hanggang doon lamang sa bahay ni Naron. Pagkaalis ni Victor ay agad akong nakaramdam ng pagkainip. Sobrang layo kasi ng buhay ko noon. Sa buhay ko sa lugar na yon. Wala na ang mga kaibigan ko na mag-aaya na uminom o gumala sa kung saan. Wala man lang TV o kahit radyo man lang sa kubo. Tanging games lang sa cellphone ang aking napagtiyagaan. Yun nga lang ay mabilis na nalobat ang cellphone ko. Hapo na nang umuwi si Victor. Masaya niyang ibinalita sa akin na natanggap na siya doon sa bigasan at bukas ay makapagsisimula na siya. Naawa nga lang ako kay Victor kasi alam ko na kumpara sa dati niyang trabaho ay mas mabigat ang bago niyang trabaho. Pero ang sabi ni Victor ay wala yung kaso sa kanya. Ang importante raw ay meron na siyang trabaho kaagad at hindi namin po problemahin kung saan kami kukuha ng panggasto sa araw-araw at sa aking panganganak. Sa unang araw ng trabaho ni Victor ay ipinagbaon ko siya ng pagkain para hindi na siya bumili pa. Talagang asawa na ang turingan naming dalawa, Papa Dudut. Hindi rin sumasagi sa utak ko ang mga magulang ko ng time na yon. Wala akong pakialam kung nag-aalala ba sila sa akin o hinahanap nila ko. Alas 5 ay nasa bahay na si Victor at alata sa mukha niya ang pagod. Pero nakangiti pa rin siya nang salubungin ko ng yakap at halik. Ako pa talaga ang kinumusta niya. Baka raw naiinip ako. Kapag daw nakaipon kami ay baka pwedeng palagyan namin ang linya ng kuryente, yung kubo, para meron na kaming ilaw
at pwede na rin kaming bumili ng TV nang sa ganon ay meron akong libangan. Nang sumunod na araw ay ibang level ng pagkainip ang naranasan ko. Kaya naisipan kong lumabas. Nakita ako ng nanay ni Ron at tinawag niya ako. Mukhang naiinip daw ako at kung gusto ko daw ay manood ako ng TV sa kanila. Mabait ang pamilya ni Ron kahit si Ron mismo. Yon ang aking napansin, Papa Dudut. Dahil sa talagang naiinip na ako ay pumayag na ako sa sinabi ng nanay ni Ron na si Tita Belen. Habang nanonood ako ng TV ay binigyan niya ako ng saging na pinirito niya na binudbura ng asukal. Yun daw ang almusal nila kanina at marami ang natira kaya tikman ko at baka magustuhan ko. Kumusta naman pala kayo dun sa kubo, Cristel? Pasensya na kayo ha kung hindi na yun maayos. Dati kasi tinitirhan yun ng ibang tauhan namin sa taniman. Nang wala nang natutulog ay ginawa namin nataguan ng mga gamit na hindi na gaanong ginagamit. Ang sabi sa akin ni Tita Belen. Okay lang po kami ni Victor, Tita. Saka dapat nga po ay kami magpasalamat kasi binigyan nyo kami ng libreng tirahan. Pagpapasalamat ko. Eh bakit kasi hindi tanggap ng mga magulang ninyo ang pagpapakasal ninyo? Masama pa naman yan sa'yo ang mag-iisip ng kung ano-ano gawa ng buntis ka. Eh oo nga pala. Ikaw ang mag-iingat, Cristel, ha? Mabango ka sa tik-tik. Huwag ka nang lalabas kapag madilim la, lalo na kung ikaw lang mag-isa, ha? May itak sa kubo, itabi nyo sa pagtulog ni Victor. Ang turan pa ni Tita Belen. Totoo po ba talaga yung aswang dito sa lugar ninyo? Hindi po kaya mabangis na hayop lang ang pumatay doon sa mga alagang hayop? O baka may adik na ganun ang trip kapag high na high na siya? May duda kong tanong. Sa bagay, galing nga pala kayo sa Maynila kaya mahirap para sa inyo ang paniwalaan ng kababalaghan na nangyayari dito sa aming lugar. Kailan ka pa ba maniniwala kapag nabiktima ka na? Alagaan mo ang sarili mo at ang anak mo, ang sabi pa ni Tita Belen. Bago ako umalis sa bahay ni na Tita Belen ay binigyan niya ako ng proteksyon ko laban sa tiktik o aswang. Isang garapon ng asin na ibudbud ko raw sa bintana at harapan ng pintuan. Kapag alas 6 na raw ng gabi ay magsaboy din ako ng asin sa paligid ng bahay. Ipinahiram din niya sa akin ang buntot ng pagi na meron sila. Isabit ko raw yon sa may bintana at pwede ko rin daw gamitin ang buntot ng pagi ng panghampa sa tiktik kung sakali na ito ay umatake. May duda man ako sa kwento tungkol sa aswang at sa bisa ng mga proteksyon na ibinigay ni Tita Belen ay tinanggap ko pa rin ang mga yon, Papa Dudut. Nakakahiya kasi kung hindi lalo na at sila ang tumulong sa amin ni Victor ng panahon na yon. Isa pa ay may point si Tita Belen. Paano nga kung totoo ang aswang o tiktik? Sakalang ba kami mag-iingat kapag may nangyari ng hindi maganda? Sabi nga eh, prevention is better than cure. Bago mag-alas 6 ay naghapunan na kami ni Victor. Nasanay na kaming maaga ang aming hapunan para hindi kami mahirapan kumain kapag madilim na. Pagkatapos kumain ay hinugasan na kaagad ni Victor ang mga ginamit namin sa pagkain. Habang ako naman ay naglagay na ng asin sa bintana at pintuan. Isinabit ko na rin ang buntot ng pagi sa bintana. Naabutan pa nga ako ni Victor na nagsasaboy ng asin sa labas ng bahay. Ang akala niya ay nagsasayang lamang ako ng asin at pinagtawanan niya ako nang sabihin ko kung para saan ang mga ginagawa ko. Hayaan mo na lang ako, Victor. Sa paano kung totoo yung tiktik, hindi ba? Ang sabi ng nanay ni Ron ay mabisang pangtaboy ito, itong asin sa aswang. Ayaw nila nito, ang sabi ko pa. Gusto mo bang bumili ako bukas ng 1 kilo ng bawang? Pangontra rin yon sa mga aswang, hindi ba? Nagbibirong turan pa ni Victor. Inayaan na lang ako ni Victor sa aking ginagawa. Pagkatapos ko ay pumasok na ako sa loob at nagsarado na kami ng pinto at bintana. Naging matiwasay naman ang tulog namin ang gabing yon, Papa Dudut. Wala kaming naramdaman na kakaiba sa paligid. Tahimik at malamig ang gabi.
Pero kinabukasan ng umaga habang nabili ako sa mini grocery ng para sa aming almusal ay narinig ko sa umpukan na muntik na raw makuha nung tiktik yung sanggol ng isang buntis sa kabilang barangay. Mabuti raw at nakita nung alagang aso yung tiktik na nasa bubong ng bahay. Tinahulan daw ng aso yung tiktik hanggang sa nagising ang mga tao sa bahay na yon. Kaya raw pala sobrang init ng pakiramdam ng buntis ay dahil bibig na mahin sana ito ng tiktik. Narinig ko rin na isa sa palatandaan na may malapit na aswang ay kapag sobrang init ng iyong pakiramdam. Sa muling pag-uusap namin ni Tita Belen ay tinanong ko kung ano-ano nga ba ang palatandaan kapag may aswang sa paligid. Sabi niya ay tama raw na kapag sa gabi ay mainit ang pakiramdam kahit malamig ang panahon. Isa pa raw ay kapag may narinig akong kakaibang huni ng ibon sa gabi. Kapag parang malapit sa akin ang huni, ibig sabihin ay malayo ang aswang. Matakot daw ako kapag parang malayo ang huni dahil nasa malapit ng aswang at kailangan kong maganda kapag ganun. Sinabi rin ni Tita Belen na huwag ako makikipag-usap sa taong hindi ko kilala kahit maliwanag pa. May mga aswang daw kasi na nagpapanggap na tao sa umaga upang tingnan kung sino ang pwede niyang biktimahin kapag gabi na. Ang palatandaan ko daw para malaman kung aswang ang isang tao ay kapag hindi ito nakatingin ng diretso sa mata ng kausap at wala raw akong makitang lubog sa pagitan ng ilong at ng bibig nito. May isang pagkakataon na umuwi si Victor na parang takot na takot. Yun pala ay isa sa katrabaho niya ang muntik nang mabiktima ng aswang. Ang kwento sa kanya ng katrabaho niya ay naglalakad ito ng mag-isa, Papa Dudut. Gabing-gabi na raw noon at hindi raw naniniwala ang katrabaho niya sa aswang. Kaya malakas ang loob na lumabas ng bahay kahit ganong oras. Tapos may nakasalubong raw na malaking aso yung katrabaho ni Victor at hinabol ito. Nang magsisigaw daw ito ay naglabasa na ang mga tao. Marami raw, Papa Dudut, ang nakakita ng malaking aso na tumakbo palayo kaya marami ang nagpapatunay na totoo ang pangyayaring yon. Ang kwento na yon ang naging tulay para maniwala na si Victor sa aswang. Kung dati-rati ay pinagtatawanan niya ang pagsasaboy ko ng asin sa paligid ng kubo bago dumilim ay siya na ang nagpaalala sa akin na gawin yon. Kung minsan ay tinutulungan pa nga niya ako para mapabilis ang pagsaboy ng asin. Tuwing gabi ay nahuhuli siyang matulog dahil natatakot siya na baka biglang umatake yung aswang kapag kaming dalawa ay tulog na. Sa awa naman ng Diyos ay umabot na sa 7 buwan ang aking pagbubuntis nang walang masamang nangyayari sa akin. Kahit papaano ay naibibigay ni Victor ang pangangailangan ko lalo na ang buwan-buwan na check-up sa doktor. Malaki din talaga ang tulong ng trabaho niya sa bigasan. Hindi man malaki ang sahod niya roon ay mas okay na yon kesa sa wala. Isang araw walang pasok si Victor sa bigasan. Kapag ganon ay hinahayaan ko siyang late na magising para kahit papaano ay makabawi siya sa mga araw na maaga siyang nagigising para pumasok sa kanyang trabaho. Dahil tulog pa si Victor at ang gusto ko ay sabay kaming mag-almusal ay naisipan kong magwalis muna sa paligid ng kubo. Kailangan kasi ng araw ng pagwawalis sa paligid dahil maraming nalalaglag na dahon mula sa mga puno. Habang nagwawalis ako ay may nakita akong babae at lalaki na nakatayo hindi kalayuan sa akin. Nakangiti sa akin yung babae at nang nakita nila ako na nakatingin sa kanila ay lumapit sila sa akin. Medyo nagtaka ako kasi noon ko lang sila nakita. Siguro ay nasa 40s na silang dalawa at ang una kong hula ay mag-asawa. Magandang umaga. Magtatanong sana kami, may daan ba dyan kapag dumiretso kami? Nakangiting tanong ng babae. Ang tinutukoy niyang daanan ay ang papasok sa likuran ng kubo. Pasensya na po kayo ha, pero hindi ako sigurado kung saan ang labas kapag dumiretso kayo dyan. Bago pa lang po kasi kami rito, sagot ko. Ganun ba? Kami rin kasi, bago lang kami sa lugar na ito ng asawa ko. Sabi ng babae sabay tingin sa tiyan ko. Ang laki na ng tiyan mo. Sa tingin ko ay malapit ka ng mga anak. Dugtong pa niya.
Opo, 7 buwan ang tiyan ko, 2 buwan na lang at kabuwanan ko na, tugon ko. Nagpaalam sa akin ang babae na kung pwede niyang hawakan ang tiyan ko. Hindi ko alam kung bakit mabilis akong pumayag. Ngunit bago pa mahawakan ng babae ang aking tiyan ay sinigawan na ako ni Victor. Pagalit niyang tinawag ang pangalan ko at pinapasok niya ako sa kubo. Natakot ako sa tono ng boses ni Victor kaya mabilis ako naglakad papunta sa kubo. Nang lingunin ko ang mag-asawa ay naglakad na sila palayo. Ang aga-aga, ang init ng ulo mo, Victor. Ano bang problema? Nagtataka kong tanong. Ikaw ang nakakainit ng ulo, Cristel. Hindi ba't sinabi sa'yo ni Tita Belen na huwag ka makikipag-usap sa hindi mo kilala? Nag-aalala lamang ako na baka aswang ang kausap mo. At kung ano pang mangyari sa'yo, ang sabi pa ni Victor. Sorry, nakalimutan ko. Saka nakakaawa kasi sila, mukhang naliligaw, tugon ko. Eh kahit na, sa susunod ay huwag kang makikipag-usap sa hindi mo kilala. Malapit ka ng mga anak at mas delikado na ang kalagayan mo. Ayokong mawala ka at ang magiging anak natin. Halos maiyak na si Victor. Naiintindihan ko naman kung bakit ganoon ang reaksyon ni Victor, Papa Dudut. Nag-aalala lamang siya sa amin ang anak namin. Sa totoo lang ay nawala sa isipan ko ang ibinili na yon ni Tita Belen. Masyado akong naging kampante. Hindi naman sa hinuhusgahan ko yung mag-asawa pero mas mabuti talaga na sa susunod ay mag-iingat na ako. At hindi na makikipag-usap pa sa hindi ko naman kilala. At nang dahil sa pakikipag-usap ko doon sa mag-asawa na hindi ko kilala ay hindi agad ako nakatulog kinagabihan. Paranoid ako kasi na baka aswang nga sila at inaalam nila kung sino ang susunod nilang biktima. Nakita pa naman nila na buntis ako pero wala kaming naramdaman na kakaiba ni Victor. Tahimik pa rin at malamig ang gabi kagaya ng ibang gabi na lumipas. Kinabukasan nang umuwi si Victor mula sa trabaho ay nagpaalam siya sa akin na magiinuman sila ng ilang katrabaho niya sa bahay ng isa nilang katrabaho. Pagkatapos ng trabaho nila ay diretso na sila doon. Gagabihin siya kaya ang sabi niya ay kumain na ako ng maaga at ibibili niya ako kina Tita Belen para doon muna ako. Doon ko raw siya hintayin para hindi ako mag-isa sa kubo. Pinayagan ko siya sa pangako niya na hindi siya magpapagabi ng sobra at mag-iingat siya. Saka alam ko na kahit minsan ay kailangan din ni Victor na magsaya. Deserve niya yon lalo na at siya ang nagpapakapagod na magtrabaho para sa aming dalawa. Nang sumunod na araw ay maaga akong kumain ng hapunan ng mag-isa. Bago dumilim ay sinundo ako ni Tita Belen sa kubo. Grabe ang hiya ko kasi sinundo pa niya talaga ako. Sumama na ako sa kanya. Nang maghapunan sila ay kumain ulit ako dahil inaya nila ko. Nakakahiya kasi na tumanggi matapos kumain ay nanood na kami ng TV habang nagkwekwentuhan. Binili na ako ni Tita Belen na mga dapat kong gawin para kahit papaano ay mabawasan ang hirap ko kapag manganganak na ako. Hindi ko napansin ang paglipas ng oras. Nagulat na lamang ako na 10:00 na ng gabi. Sinubukan kong tawagan si Victor para sabihin na late na at dapat sa oras na yon ay nakauwi na siya. Nagring lang ang cellphone niya at walang sumasagot. Ilang beses ako nag-text sa kanya kung nasaan na siya pero wala akong nakuhang reply. Kahit nga si Ron ay hindi makontakt si Victor. Napasarap siguro ang inuman na mga yon, ang sabi pa ni Ron. Pero nangako siya na hindi siya magpapaabot ng ganitong oras. 9:00 ng gabi ang sabi niya na uuwi siya. Naiinis kong wika. Inis na inis na ako noon kay Victor, Papa Dudut. Nahihiya na akong manatili pa sa bahay ni Tita Belen para hintayin si Victor dahil pati sila ay naaabala na. 11:00 na ng gabi pero wala pa rin text si Victor sa akin. Nag-aalalaman ako sa kanya ay mas nanaig ang inis ko, Papa Dudut. Nagpaalam ako kina Tita Belen na uuwi na ako sa kubo dahil inaantok na ako pero ayaw nila akong payagan.
Kahit ang ihatid ako ay ayaw nila dahil hindi sila papayag na mag-isa ako sa kubo. Kaya nagsinungaling ako sa kanila na nag-text na si Victor sa akin at nasa kubo na ito at pinapauwi na ako doon. Inihatid ako ni Tita, Belen at Ron sa kubo. Hindi ko na sila pinapasok dahil malalaman nilang wala pa talaga doon si Victor. Nang wala na si Tita Belen ay doon ko nilabas ang inis ko. Napaiyak ako sa sobrang galit kay Victor at kung ano-ano na kasi ang mga tumakbo sa utak ko ng time na yon. Kagaya ng baka may babaeng kasama sina Victor sa inuman tapos ay naglalandian na sila. Ewan ko ba? Hindi ako silosa, Papa Dudut. Pero nang malapit na akong manganak ay naging ganon ako. Lumaki din bigla ang insecurity ko sa aking sarili. Sobrang sama ng loob ko kay Victor ng gabing yon. Hindi man lang niya naisip na buntis ako at kailangan ko siya. Pinayagan ko na nga pero umabuso naman. Nakatulugan ko ang pag-iyak at hindi ko alam ang oras nang maalimpungatan ako. Tagaktak ang pawis sa aking buong katawan. Pagbangon ko ay nakita ko na wala pa rin si Victor. Medyo nagtaka ako kung bakit parang may naririnig ako naglalakad sa may bubong. Nung una ay inakala kong pusa lamang pero nag-iba ang pakiramdam ko. Nang makita ko na may pilit na binubutasan ang bubong ng pawid. May narinig din ako na huni ng ibon, mahina at parang malayo. Takot ako nang maalala ang sinabi ni Tita Belen. Na kapag ganon ang huni ng ibon sa gabi, ibig sabihin ay nasa malapit lamang ang aswang. Narealize ko rin na nakalimutan ko palang magsaboy ng asin sa paligid ng kubo bago magdilim. Masaklap na wala akong kasama. Malakas talagang hinala ko na may aswang o tiktik sa bubong ng kubo. Inisip ko ang baby ko, Papa Dudut. Nilakasan ko ang aking loob at kinuha ko ang buntot ng pagi at iwanasiwas yon sa may bubong. Hindi ako natatakot sa iyo. Hindi ako papayag na makuha mo ang anak ko. Umalis ka na! Paulit-ulit kong sigaw. Pinilit kong maging matapang at sinabi ko rin na meron akong buntot ng pagi at kapag ipinilit nang nasa bubong na pumasok ay hindi ako magdadalawang isip na patayin siya gamit yon. Pinagmumura ko rin siya hanggang sa tuluyan nang mawala ang ingay na naririnig ko sa bubong. Nang sa tingin ko ay wala na ang aswang ay sinubukan ko ulit na tawagan si Victor pero wala pa rin akong nakuhang sagot mula sa kanya, Papa Dudut. Hindi na ako nakatulog sa sobrang takot ko. Nasa gitna lang ako ng kubo habang dala ang buntot ng pagi at isang garapo ng asin. Inabot na ako ng umaga sa ganung posisyon at nang magliwanag na ay tumakbo ako papunta sa bahay ni Tita Belen. Umiyak ako na ikinuwento sa kanila ang nangyari noong madaling araw at inamin ko rin na wala pa talaga si Victor sa bahay at mag-isa lamang ako. Nang dumating si Victor ay sa bahay ni Tita Belen niya ako pinuntahan. Galit na galit ako sa kanya at halos isumpa ko na siya. Humingi siya ng tawad sa akin at inamin niyang napasobra ang inom niya ng alak. E hindi siya malakas uminom kaya nakatulog siya sa bahay ng kaibigan niya. Sa galit ko kay Victor at sa takot ko na mangyari ulit ang naranasan kong yon ay nag-decide akong umalis na sa lugar na yon. Mag-isa akong umuwi sa mga magulang ko at iyak ng iyak sina mama nang makita ako. Inamin ko na rin na kaya ako naglayas ay dahil nabuntis ako ng boyfriend ko. Inexpect kong magagalit sila sa akin pero hindi yun nangyari. Mas nanaig ang pag-alala nila sa akin. Simula raw nang umalis ako sa bahay ay araw-araw nila akong hinahanap. Makalipas nga ang isang linggo ay sumulpot si Victor sa bahay ng mga magulang ko. Humingi ulit siya ng tawad sa akin pero hindi ko talaga makalimutan na pinabayaan niya ako. Ang sabi ko ay pag-iisipan ko kung babalikan ko pa siya. Naging matyaga si Victor sa pagsuyo sa akin hanggang sa napatawad ko na rin siya, Papa Dudut. Pagkatapos kong manganak ay hindi muna kami nagsama ni Victor na natili ako sa bahay ng mga magulang ko habang siya ay nagtatrabaho. Sa edad kong 23 ay nagpakasal na kami ni Victor.
Simula nang maikasal kami at mabigyan ng basbas ng simbahan ng aming pagsasama ay naging tuloy-tuloy ang swerte ni Victor sa trabaho hanggang sa makuha na namin ng paunti-unti ang mga bagay na meron kami sa ngayon. Hanggang ngayon ay may takot pa rin po ako sa mga aswang o nilalang na hindi ako sigurado kung totoo o hindi. Hindi ko man nakita ng harapan ng nilalang na nasa bubong ng kubo ng gabing yon ay isa lang ang sigurado ako, Papa Dudut. Kung hindi ako naging matapang ng gabing yon ay malamang ay wala na ako sa ngayon. At ang unang anak namin ni Victor. Lubos na gumagalang, Cristel. Marahil ay hindi pa maiintindihan ng ibang kabataan ngunit ang paghihigpit ng nakakatanda sa inyo lalo na ang inyong mga magulang ay para din sa ikabubuti ninyo. Napagdaanan nila ang pinagdadaanan ninyo at alam nila ang maaaring mangyari sa aksyon na inyong gagawin. Ang pakikinig at pagsunod sa mga mas nakakaalam ay magdudulot ng magandang resulta. Huwag ninyong iisipin na kaya kayo pinagsasabihan sa inyong mali ay dahil hindi nila kayo mahal. Mahal nila kayo kaya gusto nila na maitama ninyo ang inyong mga pagkakamali. At upang sa susunod ay alam nyo na ang gagawin ninyo. Kapag naging magulang na rin kayo ay maiintindihan ninyo kung bakit ganon ang pagtrato ng mga magulang ninyo sa inyo noong kayo ay bata pa lamang. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.